another client dito sa Sorrento Village, Barangay Burgos, dito sa Rodriguez Rizal. And itong client na to, ano to eh, yung father nung isang client before sa Dasmariñas, Cavite. So kaya kami napapunta rito para lagyan ng Supreme Dashcam Renovo version 2 itong Mitsubishi G4. So right now naka-install na, nai-demo ko na kay Sir Reno paggamit. And one of the unique 10 yung naka-Lenovo hardwire kit siya. So merong option for 12 or 24 hours parking monitoring. So more details mamaya, papakita ko sa inyo sa video yung paggamit ng dashcam na naka-Lenovo 24 hours sa hardwire kit. Eh, pakita ko na rin sa inyo yung area, no. Actually, meron malapit na ano rito eh, na bundok sa Sorrento Village. Oh, yan yung bundok ng Montalban, no? Rizal, eh, no. Malapit na rito. So, yun, sabi ng client dito, paggabi nga daw, malamig daw dito dahil yun nga eh. Malapit lang yung bundok sa kanila. So, ito yung Sorrento Village. So yan yung G4, which is naka-install eh, no? Tumatakbo pa yung dashcam. Pakita ko sa inyo very quick yung ano niya, yung paggamit niya, no? Dito sa G4, kung gano'ng kaganda paglalagay ng rear camera. Ayan, gitnang gitna siya. So ito sa emblem nito, di ba, yan ang gitna. So babang-baba nandito siya. Ayan, nyo. As always eh, no, na mapa old or brand new vehicle, malinis sa malinis sa installation. So wala kayong makikita mga wiring. And one of the unique dito sa dashcam na nilagay namin, which is yung Supreme Dashcam Lenovo version 2. Naka-ano siya, Lenovo 24 hours hardwire kit. And pakita ko nyo sa inyo yan. So yeah, malinis, ano, wala mga wiring. 12 volt socket, naka-ano na, pakante na. Okay, kung makikita nyo, dito muna tayo sa mirror. Oh, makikita nyo gano'ng kaganda ang salamin ng Lenovo. Itong 13 model na ino-offer ko. Si mukha lang siya salamin. And mapapansin nyo, this is the best installation na makikita nyo sa buong Metro Manila. See? Hindi nyo makikita yan sa ibang installer or from other shop. Very basic and standard na ginagawa ng competitors ko. Pero look at what we're doing here in All About Type. The best talaga. Okay, buksan natin ang monitor. Ayan, makikita nyo yan ang rear cam. That's the front cam. Okay. So, meron siyang brightness control. So, pag sa swipe ng camera, ang dali lang. Lipat-lipat ka lang. So, ang dami option. May split. Meron full front, full rear. Front and rear. Rear and front. And may split. Okay, that's the home screen. We're taking pictures sa playback ng video and pictures for the front and rear camera. Okay, sa setting tingnan natin. Okay, sa setting yan ang version 2. Sa volume setting, okay, video resolution yan, oh, naka 1296p. Photo quality, loop recording, exposure compensation, night vision, motion detection, recording audio, G sensor. Okay. Naka-equip siya. Itong Supreme Dashcam Lenovo version 2 equipped with the Lenovo 24 hours parking monitoring kit, which is meron siyang option. So, ibig sabihin niya, cut-off ACC o yung pinaka ano niya, yung recording niya na kapag naka-park, may option ka ng 12 or 24 hours. So, ibig sabihin nung pag nag-park ka na, magre-record siya in 12 hours pa, continuous.
auto screen of 30 seconds. So yan ang adjustment niya. Okay. Kunwari nakasalamin lang yan or naka-monitor ka, magre-reverse tayo. Shift natin sa reverse. And makikita nyo ang full viewing ng rear camera. Okay, babalik na natin. Okay, pag binalik nyo na, babalik siya sa huling viewing na iniwan nyo. Then magka-count siya ng 30 seconds because of the screensaver. Or kung gusto nyo na hindi nawawala yung monitor, nakastay lang ng ganyan, i-off nyo yung screensaver. Then manually kayo na lang magtatago ng o mag-hide ng monitor niya. So very responsive din siya. Konting pindot lang dyan. O swipe. Kahit saan yan. O nagda-drive ka, gusto mo makita agad ang monitor, swipe ka lang dyan. Tinago mo na naman ulit. Then gusto mo makita agad ang monitor, pindot ka rito. So kahit saan ka dyan, very responsive ang touchscreen monitor niya. Kita nyo, so ipapark na natin yung vehicle. Of course, patay muna natin yung aircon. Okay, syempre yan o, naka ano pa. Okay, so switch off ko na. So yan, makikita nyo counting siya. Then o, naging mirror na siya. Pero tingnan natin, ha? Si ano napansin nyo? O, meron siyang lapse na nakalagay doon sa recording. Ibig sabihin nun, naka-parking monitoring na siya. Continuous recording yan, no? Patay na po makina. O, alisin ko na yung susi, ha? O, patay na po makina. Continuous recording pa rin yan. O, buksan natin, ha? Siya, makikita nyo, recording pa rin. So, yan. Yan ang ginagawa ng Lenovo 24 hours parking monitoring. Ko na kay Sir, eh, no? Yun nga, itong client na to, ito yung father ng isang client na pinunta namin back in month of November dito sa Dasmariñas, Cavite, na yung nagpakabit ng Lenovo na naka-Android, which is yung 4G with the Wi-Fi, Bluetooth, so kung ano-ano pa. Yun yung pinaka high-end na Lenovo dashcam na kinabit namin dun sa kay Sir Franco yan from Dasmariñas, Cavite, yung naka-CRB. So, eto naman, pinapunta kami, nag-request siya ng home service installation dito sa Barangay Burgos sa Rodriguez Rizal, which is etong G4. Yun nga, naka-install na yung Supreme Dashcam Lenovo version 2. Plus, yung Lenovo hardware kit yan na meron ko option for 12 and 14 hours parking monitoring. So, ibig sabihin nung pag nakapark na yung sasakyan, continuous recording pa siya. Okay, maraming viewers or mga inquiry, baka makadrain ang battery. No, itong Lenovo na to, na hardware kit, eh, no, meron siyang low voltage protector. So, ibig sabihin nun, nag-ano siya, nagko-control siya ng na recording niya kung hanggang saan yung limit na po pwede niyang gawin yun. So, ibig sabihin nung pinoprotektahan niya yung battery ng vehicle. So, hindi siya, pag nakita niya na point na masyado nang mababa ang voltage ng battery ng sasakyan, ikakat niya yung power. And, para din sa mga viewers, eh, no? Magtatanong kayo na baka mabilis madre. Hindi po. Sa sobrang baba lang ng voltage and ampere na ginagamit ng dashcam, para ubusin niya ang battery ng sasakyan, matagal na matagal. So, unless yung vehicle, hindi niyo siya ginagamit ng, I don't know, more than a week na, no? So, continue sa recording, possible doon na madidrain ang battery. Pero hindi nga mangyayari yun.
because may low voltage protector ang Lenovo hardware kit. Hindi po lahat ng hardware kit meron ito, but this is the advantage ng Lenovo hardware kit. And when it comes to quality and durability, I would say it's one of the best dashcam in electronics ang Lenovo. And again, sa lahat ng mga viewers na nag-i-inquire o naghihintay ng schedule, pakihintay lang po yung slot na mabibigay namin sa inyo. Okay, sa mga nag-i-inquire, para mapabilis po yung respond namin sa inyo, instead na nag-PPM kayo or nagte-text kayo ng how much, we don't know kung saan po kayo galing eh. Hindi po namin alam ang location nyo. Please, banggitin nyo na po yung specific location nyo, kung anong vehicle at ilang vehicle po yung papa-install nyo ng dashcam. Bibigyan po namin kayo ng package. Kasi andami na po nag-i-inquire talaga, non-stop po, puro how much po yung pinipm sa akin o puro how much yung tinetext sa akin. Hindi naman ako makakapagsagot ng presyo agad or package, which is ang initial package namin, pang Metro Manila. What if taga Norte pala kayo, taga South, hindi po pang Metro Manila ang package bibigay ko sa inyo, pang yung pang area nyo po. So para po mapadali, pakiusap lang po sa lahat po ng nag-i-inquire, paki-PM na po in specific location nyo and yung vehicle nyo. Then, pakibanggit na po kung meron kayong mga certain unit na gusto nyong ipadagdag, banggitin nyo na po para mabigyan ko kayo ng option agad. And again, sa lahat ng mga viewers and sa lahat ng mga tumatangkilik, subscriber na continuous na nagla-like sa mga videos ng All About Type, maraming salamat po and thank you for watching this video again. This is Roy of All About Type. See you sa susunod na customer.